Ang itong bagets na to, di ba minsan blinay na item na natin yan? Hindi ko sure. Ngayon, ang tawag ng mga tao, di ba, nagpapa-thirst trap ka na naman. Nagpapa-thirst trap? Nakita ko yung puwet. In fairness. For my hair, I choose iColor Plus for men. Because they use all organic ingredients, iColor Plus is PPD-free and ammonia-free. My personal favorite shade, brown black, is a must try. Check out now because men need you. Oh, Marites! Marami kaming latest! Siyempre, andito ka sa Team Urig, Team Legit, Team Trending! Pero bago yon, good morning, good afternoon, good evening, good morning! This is your Dean Junardo! At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus! Ang inyong PhD, Roach Garcia! Ako naman po ang Beshiwap Marites, Jaipo! And welcome to Marites University! Ba? Gen Z na yung CD, no? Chit-chitando. Very aesthetic. Okay, mga Marites, simulan natin na isang linggong chismis. Tungkol po sa a very good girl ko, ano yung resulta sa takilya. Nag-open last Wednesday. Yes. So ang tanong... Ito, may mga kumakalat kasi chismis na hindi masyadong tinangkilig, umano, sabi. Pero hindi kami naniniwala. Siyempre, basta kung ano yung nakikita natin sa sinihan. Di ba? A very good girl. Ano masasabi niyo dyan? Ako napanood ko na. Okay. Mm-mm. Ako napanood ko na yan. I hosted a black screening. Yun yung pina-black screening na si Catherine Bernardo mismo ang nag-organize. Kasamang Star Magic. Ano siya, well attended din naman siya kasi halos lahat ng mga road managers and handlers tapos lahat ng departments ng ABS-CBN nando doon. Pero yung premiere night, di tayo nakapunta kasi nga nasa Carla Avellana signing tayo sa AAA. Oo, di ba? Correct. Oh. Ako lang ang hindi. Ako din. In fairness, kahapon naglabas na po yung Star Cinema, yung mga executives din natin doon, even yung mga writers, mga consultants nila na naka 10 million naman na na sales agad-agad ang A Very Good Girl ni Dolly at ni Catherine. Gusto mo mag-comment pa ako dyan? Hindi eh, syempre yun naman talaga, in fairness. Ako, personally, na nakapanood at nakasaksi nun doon sa sinihan kung nasaan ako, nakita ko naman yung buhos ng tao talaga. Mm-hmm. Bukod dun sa black screening sa amin, that specific day, which is Wednesday. Syempre black screening yun. Hindi, bukod dun sa Wednesday, parang whole day from SM North, to Trinoma. Nag-monitor talaga siya. Yes. From SM North to Trinoma, hanggang po nagpa-black screen din yung mga friends si Catherine, sina Alora, sa Cinema 76. Puno naman talaga lahat ng mga sinehan na nakita ko personally nung nandun ako. So, I'm very happy for Catherine and Miss Dali sa A Very Good Girl. Can you say PhD? Well, ako naman, no, hindi ko pa siya napapanood, pero papanoorin ko yan. Yan lang sigurado. Ang pagbabasihan ko, yung mga nanood, nakakilala ko. Meron nga, well, diba? Oo naman, marami na din na nakapanood sa mga kakilala natin. May mga nagkagusto kasi hindi siya very star cinema. Yun ang mix ang reaction. Oo, hindi siya very star cinema. Kasi sanay tayo pag star cinema, alam, may look glossy, talaga, alam mo na eh. Glossy, ibang emote. Uh-oh. Tapos, yung iba naman, sad to say, medyo hindi nagustuhan. Parang ang ano nila, hype na hype, pero parang ganon. So, kasi kanya-kanya naman talaga yan na opinion at reaction. Ngayon, in terms of malakas o mahina ba sa takilya ang A Very Good Girl? Siguro, sabi ng Star Cinema, nakaka 10 million na sa, ano ba yon, opening day yata yun. Opening day. Siyempre, we will take it kung ano yung sinabi ng Star Cinema. Kasi kung may pinagbasihan ba sila doon or what. Pero ang ano ko naman, yung ilan sa mga kakilala kong nanood, talagang nanood. Ito nga, meron pang ano in-screen, ano, di naman in-screenshot. Kinunan pa nila yung, di ba yung pagka bumibili ka ng ticket, yung sa seat. Kung taken yung mga upuan, yes, kung ano. Doon, medyo nasad din sila kasi maraming bakante. Yung isa nga, sabi niya parang lima lang sila. Although, first screening yon. Mm-hmm. Okay. So, ako naman, ang tinitingnan ko dyan, siguro nga,
coming from a very blockbuster na Hello Love Goodbye talaga si Catherine, napakataas ng expectation sa kanya. Yung 10 million, kung titingnan mo yan, mahina pa yan for an opening day, di ba? Pero sa panahon ngayon na alam nating halos naghihingalo, yun ang ginamit ko na term, ang mga cinema, ang movies, magandang indikasyon na rin yon kung totoo nga yung 10 million, kung totoo talaga. Yon. At let's hope, dahil Friday ngayon, let's hope na ngayong weekend dumami. Kasi kami naman dito, kaisa tayo na mga nasa industriya na sana talaga manumbalik at bumalik ang mga manonood sa cinema. Very diba well din? Said. Oo, diba? I agree sa lahat ng sinabi mo. Pero eto nga, baka mapumik up. Dahil hindi lang siguro sanay yung mga tao sa ganitong klase ng istorya. Tapos si Catherine, walang katambal. Kaya medyo, aminin na talaga natin. Sabi nga ni Rose, talagang mahina pa ang mga pagbabalik ng mga tao ngayon sa mga sinihan. Kaya sana naman, ako pakiusap ko lang ako dito. Din. Sana yung mga yung sinihan naman din mag-adjust. Kasi alam mo kung babalik ng mga sinihan din naman yung dating price nila na ganyan. Andali, kasi kunwari isang buong pamilya kayo, apat o lima kayo sa isang buong pamilya, umus agad ang 1,000 ninyo Hindi lang. Umus agad din, diba? Isang kami, 7 kami, umabot kami ng 3 plus. O, diba? So, samantala ko, ay sa ticket pa lang. Kaya kung mag-a-adjust, ako ang panawagan ko, para lahat din, hindi lang dito sa Very Good Girl, pati na din doon sa mga iba pang darating na pelikula, para manumbalik siguro, kasi mag-adjust din naman yung mga may-ari ng sine. Kasi kung madaming manunood na sa ganitong presyo lang, ay di, mas bongga. Ako panawagan ko din naman yung ano, yung ibalik natin yung proper etiquette inside the cinema. Na? Kasi nung nasa black screening ako, ang dami kong nakikita na nagtitake ng video. Bawal yan, ha? Exactly. Exactly. Yun ang nga sabi ko, black screening yon yung bakit hindi na-check? Hindi na-sita. So eto na, nung mismo nasa harap ko, parang siguro dahil parte tayo ng industriya, ng sa pelikula din, di ba dito, parang ang sakit sa dibdib na nakakita na bawat scene, vine-video, ganyan. Alam mo, hindi ko napigilan. Saan sinampal mo? Hindi ko napigilan. Nilapitan ko talaga siya. Very good. Paglapit ko sa kanya, sabi ko, I'm sorry ate, we're inside the cinema. Bawal po mag-take ng video. So mangyayari, ipopost na ipopost sa TikTok na naman. Wala na. So bakit mo papapanood sa sinian kung unti-unti yung clips na bigay na nila dun yung mga dapat na wala sa trailer o sa teaser, di ba, sa pelikula. Parang piracy na rin yan. Exactly. Krimen yan. Di ba, may law about dyan na bawal mag-camcord ng mga movies sa cinema. Ganun, diba? Ano yan? Sa ano? Black screening ng ganap? Black screening, considering i-assume natin mga fans ni Catherine. Hindi fans ang nandun actually. Mga taga, parang hindi mga taga-ABS. Maraming taga-ABS na nabanggit ko nga na iba't iba. Pero yung nakita ko, kasi syempre diba, invited din yung mga clients, partners. So yung iba, siguro yung ticket na from this specific partner, baka nagbigay ng ticket sa mga staff niya or whatsoever. Mali. Ganyan. So medyo narorongan ako pag gano'n. Madami na ako nasita naman pag nanonood ng mga ganyan. Pero siguro yung sa sinasabi ni Ate Rose na baka may moment na konti yung sa pila nung sa slot, possible din sa oras. Yeah. Diba? Kasi nangyari yan. Well, first screening. Baka mamaya sa last full show talaga yun. Yeah. Yung first screening na sinasabi ko, nagsabi na lima lang sila. Ito po, totoo. Kasi baka may mga magalit. I mean, hindi totoo yan. Ayan, I can attest na totoo kasi coming from a friend, na nanood talaga. Yung sinasabi ko, yung friend mo, ayaw naman siguro manira lang. Of course. Hilala ko yung friend mo. Yun na. Yung isa naman, yung isa, last full show. 7 o'clock, mga ganon. So, second to the last full show, di ba? So, yun, medyo mahina at pa rin. Sumabay pa ang buhos ng ulan na maraming stranded. So, sana this coming Saturday, Sunday, ngayon natin makikita yan. Talaga. Weekend talaga yan. Pero sabi mo nga, Rose, magandang indication na kahit papano yung nire-report na may 10 million opening day. Maganda. And on the other note, nung gabing yun, ang gandang pa makita na sumuporta si Alden and si Julia Montes. At nag-message si Julia na parang, so proud of you, Catherine. You're a badass in this film. The range of emotions and passion na binigay mo sa movie, grabe. Must watch. Hashtag a very good girl to the whole team. And Miss Dali, congrats po. Ayan, kita mo talaga ang pagmamahal ni Mara at ni Clara. At sana rin, pagdating na sila Alden at sila Julia na yung kanilang movie, October 18 din, magtuloy-tuloy. Sana marami rin manood. Nag-sorry pala si Catherine nung nakita kami nung Wednesday.
Nung nag-host ako, bigla niya akong nilapit at niyabi niya, Jai, sorry ha, hindi na ako nakadaan sa mga programa mo kasi sobrang wala talaga kaming masingit na oras. Pero kung magkakaroon man, mag-a-advise ka. Understandable. Love you, Kat. Diba, Daddy? Okay, next. Nasa una pa lang tayo, ang tagal na. Oh, maraya nga, di. Daming hanash. Sigilan natin to, Diego. No? At yan po ang aming Martes University for the week. Maraming salamat po sa lahat naman. Okay, next. Tinap. Ano itong tungkol kay Robbie Domingo? Oh, bilisan na lang natin to. Kasi ito naman ay napaka-positive. Mm. Nag-birthday sa kanyang girlfriend or fiancé, of course, na si Mikey. Ano nga apelido mo? Mikey. O, basta si Mikey. Sa Singapore siya nag-celebrate ng airport birthday. Airport yata yan eh. Sa airport. Alam mo, sorry. Hindi ko walang nakarinig. Mo. Anong apelido ni Mikey? Sabi dito dyan, Pie. Ano? Mikey Pie. Tapos nakikita ko yung mukha na dito, Jun. Tinitingnan niya kung sino nakagets. Ako! Tsaka sila, di ba? Sabi ko, doktor na si Ate Rose. Anong apelido ni Maggie? Sabi ko, Jun, pie. Tapos tinitingnan ko yung mukha nito, Jun. Kung mag-react kayo, sabi niya, wala na. Ibig sabihin, dead ma ako, no? Ay, pero, okay. Pero, hindi po yun na, nagbibiro lang po si Dean. Nakapaka tayo mga ano, ah. Oh, may chitano ako ngayon, sabi ni Diego. Nalakas siya ka dito, Jun. Ano yung parang nangungulit? Anong apelido ni Mike? Pie. Tapos, tinitingnan niya lahat ng tao. Mikey Pineda yata. Oh, yan. Naku, tigilan ako ng Mikey. Sounds like a... Fine. Mikey Pineda ako, ayan. Oh, sige tuloy, Rose. Hindi, ayan nga. Alam mo, medyo magulo lang. Hindi, nag-Singapore talaga si Robbie. Meron kasi siyang post na parang sa airport siya eh. Mm. Ano ba, inabutan siya ng birthday niya sa airport? Parang ganon. Anyway, positive naman yung nangyari. Dahil ayun o, sabi niya nga, natuwa sila, good news, dahil ang sabi ng doktor, nag-i-improve. Wow. Improving a lot yung kanya. Aso sa Singapore pala nagpapagamot to. Oh, okay kasi sa Singapore. Di, okay kasi talaga sa Singapore ang ano. Tinorio, di ba? Oo, yung mga presidente nga natin hindi nagpapagamot. Pero di ba nakaka-touch? Kasi kahit sabi nga ni Mikey sa post niya, kumbaga birthday ni Robbie, alam niya na it could have been a different celebration. Pero pinili ni Robbie na makasama siya. Okay. Na sa ganyan. Alam mo, minsan talaga no, pag may dumarating na konting challenge or pagtubok, doon mo lalong marirealize kung gaano ka-importante o kahalaga sa'yo ang isang tao. Okay, next. Belated happy birthday, Robbie. Yeah, belated happy birthday, Robbie. Si Robbie isa yan sa pag-text na nagre-reply agad. At saka mabait talaga. I love you, Robbie. In-invite ko dito yan. Sino man Robbie? Robbie. Robbie Tan. Robbie Tan. Iba-iba. Robbie Rosa. Robbie Tan Rosa. Okay. Kasi Robbie Rosa naman. Robbie Tan Rosa. May Alonso. Robbie Rosa. Bakit tayo mag-promote ng 1521? Mamaya na yung Robbie Net. Okay. Galit. Ano ba yung Alonso? Oy, kasi oh, diba, yung kanyang ginawang Hollywood movie na 1521, eh, parang tinatamad siya. Or, ang reason ko bakit ayaw niya mag-promote, ngayong October na ipapalabas siya na, ayaw niya mag-promote. Kasi nga, may mga usapan daw yung producer na hindi natupad or hindi na-deliver. Oh. To be honest, to be fair naman dito kay Bea, sabi, kagaya na lang nung sa Palawan, nag-book sila doon, ang binigyan na ng libreng accommodation si Bea. Pero yung team niya, yung mga siyempre may kasama. Glam team. Oo, kung ano man yung mag-aasikaso sa kanya, siya ang nagsumagot. Plus, may mga ano doon, parang yung ano tawag doon sa location manager, na hindi na masyadong na-ocular yung mga lugar na pinagshootinga. Kasi di ba ang istoryan yung mga diwa, mga native sila doon. Oh. Eh, ang daming sugat daw, ilang beses palang napilayan si Bea doon, na hindi man lang daw inano nung producer. Napag-ocular. So parang sabi, pagkatapos ng pelikula na to, wala na. Pre-production. Oo, na sana malang nakita. Kaya pala nakita ko si Bea noon sa... Yung birthday na anak ni Dimples, although medyo matagal na. Kinamusta ko to eh. Oo. Oh. Yung 1521. Parang wala kang kagana-ganang sumagot. Parang, sabi ko, eh, hindi ko naman masyadong inurirap. Yun. Kaya sabi niya, ayaw mag... Disappointed siguro disappointed. Talaga. Kasi may mga stipulations doon sa contract na pinirmahan ninyo. Hindi na mag-comment ako. Wag na, kasi dadagdagan mo pa eh. Basta ako,
inaano ko lang si Bea kasi pero very happy sila, nasa Milan sila ni ano, Italy sila, yeah, ni Dom, 'di ba? Oh. Nako baka nag-aano na, nagpi-pictorial para sa kanila. Ah, prenup, 'di ba? Basta tayong ganun. Kung pasok maganda naman yung movie. Kasi ano yung kasi? Para ano? Sinasabi niyo yung 1521 hindi na rin kikita. Hindi naman hindi kikita. Parang let's see, di ba? Pero, mo ba? Ha? Pero, papanoorin ko rin yan, ano? Oh. Let's cross the bridge when we get there. Wow! Let's cross the ocean! Sa 1521, nakakaba, let's cross the ocean! Ang problema, wala na yung bridge. Oh. Ayun na. Oh. Di ba, natabunan na. But I love Bae. Yeah, of course. Mm. Of course. Not me. Ay! Ba't naman not me ka naman, Dean? Ano yan? Mabait yan! Okay! Ito naman ang latest kay Paul Salas page. Di hubad na naman. Ano yan? Hubad ay, kilas Paul. Nila, oh, kilas nyo to. Nakita yung pisngin ng puwet niya. Si Paul nga, nilive na. Hindi nyo kinap nyo pa. Kinap nyo pa, oh. Talagang itong bagets natin. Di ba minsan blinayed item na natin yan? Hindi ko sure. Hindi ko sure, ha? Kausap ko kahapon yan. Hindi yung mga naglalatulato at saka ano, umaalog-alog. Kausap ko kahapon via Zoom. Sabi ko, hi Paul, Zoom, ano pinagagagawa mo? Bakit nga ma-post ka ng post? Sabi at puro kahubada, kahubura, kahubdan. Kaka-post mo lang ngayon. Ano to? Nang-aano ka eh. Oh. Sabi ko. Sabi niya, sorry na, tiro. Sabi niya. Pero ano nga, sabi niya, ang talagang ano daw niya, bago pa man daw siguro mapansin ngayon na may mga series of post siya. Dati pa naman daw siya nagpo-post talaga. Nang ganyan? Oo daw, sabi niya ha. Kasi ang gusto daw niya ma-impart lang, yung gusto niya maka-inspire. Inspire na kaubad? Oo, kasi yung kanyang fitness journey. Kasi dati daw medyo chubby siya. So talaga naman, totoo naman yon. Talagang kinaril talaga niya. Nagsipag talaga siya. Dati daw, ang ginagawa niya, puro cardio. Eh napansin daw na parang pumapayat lang siya. Ang payat ng legs niya, ang payat ng ano niya. Kaya palala pinapakita na. Kaya nagbubuhat siya. Siyempre proud siya in a way. Tapos pero inamin ni Paul na hindi na din siya nagbabasa minsan ng mga comment. Kasi ang dami ding nambabas. May mga nambabas din na parang kung ano-ano siguro. Nabasa ko nga recently lang si Perry sumagot mo sa buzzer eh. Ayan. Pinasulan talaga ng manager niya yung isang buzzer. Ano sabi? Ay naku, basahin mo. Nandyan. Tapos sabi ni Paul, syempre daw, minsan, ang dami naman daw positive. Like nandiyang ako nakikita ko mga comment parang mga tubig-tubig na tumatalo. Kasi talong, ganun. Tapos sabi niya, may mga positive naman daw. Marami din na tulad ng sana maging kagaya ko. Sana lumaki. Sana maging kagaya ko din. Yun. Grabe. Sana lumaki. Mga ganon. Yung katawan, di ba? Oh. Tapos, minsan daw natutuwa din siya kapag lalaki din mismo yung nagko-comment na yung lalaki na kumbaga gusto rin na maging kagaya niya yung katawan. Sure, ganyan. Pero, yun nga, positive-positive. Bigla daw may negative, basing. Hindi talaga maiiwasan. So, sabi niya, minsan daw nakakawala ng energy. Yun ang sabi ni Paul, ha? Yan. Mm-hmm. At nag-react din siya tungkol kay Andrea Brillante. Kasi sabi ni Andrea, sa vlog nila ni Ivana. Oo, ang kauna-unahan daw niyang crush. 4 years old daw siya noon. Ay, si Paul Sala. 4 years old? Yes. Mm-hmm. Super crush na crush daw niya si Paul Sala, sabi niya. Talanding bata, 4 years old, may crush na. Eto na. Tinanong ko ngayon si Paul. Baka cutie-cutie papi-papi crush. Alam naman daw ni Paul, kasi sinasabi daw ni Andrea dati, parang inaano na, dati, ganyan-ganyan, yun. Nakalakarga. So, nagkasama pala sila ni Paul at si Ding Dong ang dahilan kung ba't sila nagkasama nung bata pa si Andrea. Si Ding Dong ang nakaspot na, uy, pwede to, mag-artista. Oo, mag-artista. Kinuha niya. Parang sabi ni Paul sa akin, may mini, parang mini film si Ding Dong. Na kinuha daw niya. Sabi ni Paul sa kay... Natatawa lang siya at sabi niya, siguro daw, kung wala siyang girlfriend, meron siyang iniingatang relationship. Sabi speaking niya. Speaking of girlfriend. Baka raw, i-ano niya. Consider. Ano ba, may term siya yan. Nakalimutan ko yung baka mali ako ng term. Parang ano niya, baka i-ano niya pa. Ano i-ano? I-entertain. Hindi entertain. Baka rin gano'n. Baka patulang, patusin. Hindi naman gano'n. Pinatulang. Baka ligawan siguro. Oy, pero hindi, sabi naman ni Andrea dun sa vlog. Sabi niya, nung 4 years old lang, pero ngayon hindi na. Nag-comment siya dyan. Sabi ko, sabi din ni Andrea, ngayon daw di ka na niya crush. Nung lang bata kayo. Tawa lang tawa si Paul. Sabi niya, okay lang daw yun. Sabi niya, makakahanap ka rin. Tigilan natin si Andrea. May tatanong ako, hindi mo ba natanong anong reaction ni Mikey sa mga pinag-aagawa niya? Okay lang kay
Mikey supportive daw si Mikey. Kasi, ibang Mikey itong pinag-usapan na. Minsan nga daw. Okay. Si Mikey ano. De, madalas bye, daw diba? Sinisend ni Paul kay Mikey muna yung picture. Para pa-aprobahan? Siguro, para pakita. Tapos sabi ni Mikey, ay kaya lang magpo-post ka na. Tapos minsan daw lang si Mikey, parang siguro nahahurt din siya. Pero alam mo, Teros. Pag may mga nang babas. Alam nyo, pag sa ganyan ngayon generation, pag kayo mga lalaki, kahit sa babae, hubad-hubad, kita yung mga skin-skin, ganyan ang tawag ng mga tao, diba? Nagpapa-thirst trap ka na naman. Nagpapa-thirst trap, gano'n. Yung parang nagpapayami, nagpapadilay. Eh, gano'n na nga yan. Yaan mo na? Pero kasi amin, putante may papakita siya. Hindi, tsaka aminin natin. Diba pag sa artista, tas ganyan sa mga lalaki, next na susunod na mga araw, makikita mo endorser na ng mga underwear. At eto nga. O di kaya nasa Viva Max. Oy, speaking of that, natagdagan yung mga followers niya. Dumami. At yung ibang araw, galing mga Thailandiers, Indonesian, at may mga blue checks. So, yung iba, mga celebrity si, rin. Oo, oh, diba? Sabi ni Paul, yung mga may blue check ngayon, nababayaran na kasi. Bagay, totoo. Pero naman din, bakit? Ano ba, certified bang tawag doon? Hindi, baka naman sinicheck din naman niya. Verified. Hindi, baka sinicheck din naman niya. Tapos sabi ni Paul, hindi natin masabi, eh di ang ganda kung sakali daw because of that, magkaroon din siya ng project racket abroad. Sa, or project sa Thailand or Indonesia. Why not nga naman? Totoo. Diba? Sana tinanong mo rin, hanggang saan ang kaya mong ipakita? Ano, wala na akong ginawa kundi nagtanong nga lang ako ng tanong kaya. Kasi ka na lang tanong yun. O ba? Kasi nakita ko yung puwet. In fairness. May puwet ba? Oo. Ayoko na mag-cellphone. Sabihin na naman, cellphone ako ng cellphone. Basta excited siya nga pala kasi yung sa Shining Inheritance na silang apat. Na sama yung sa ano? Paul, Bebe, dagdagan mo pa lang. Anyway, marami kayong tanong kay Paul. Nakakuha siya sa akin, babalik siya dito solo. Ay, so, baka sa Monday, di ba? Pag-ubarin natin siya. Dapat pagdating niya dito, naka-boxer lang siya. Totoo. Tapos, tayo nakapangtulong. Oo, tapos tayo magsasabi, medyo may mataba pa dito sa part na to. Party! Diba? Grabe na! Para naging ano na, naging saging na yung kamya. Anyway, dire-diretso lang tayo mga Marites. Ito na mga proba nitong latest kay Tony Fowler. Ayan. Oo. Ano ba yan? Yung babae na yan. Ako'y tahimik lang sa ako umpisa. Ako din, tahimik ako dyan. Talaga? Kahit di mo pa sabihin. Hindi kanta niya yun. Eto na, binasa ko na to ha. Ayon sa kapisanan ng social media, may social media broadcasters ng Pilipinas na ha. Organisasyon ito na nagbabantay di umano sa mga cyberspace ng bansa. Mayroong tatlong music video si Fowler sa YouTube na nagpapakita ng malalaswang larawan at masiselang parte ng katawan ng lalaki. Kaya sinampahan siya ng kaso. Sino yung mga lalaki na yun? Ito, may isang minor na kasama sa video. Ay, minor. Pamangkin niya yung isa, 17 years old. Hindi. Ano tapos, yan? Ano pa ba? Yung minor, si Tyrone niya, anak niya. Ha? Totoo ba? Anak niya. Hindi kasi diba sa vlog nila talaga, ganoon. Laging kasama. Tapos yung sinasabing 17, siguro yung, anak, yung kapatid ni Papi yun. Oo. Parang kilala mo lang ha. Kasi fan ako ng Toro fam. Si Tyrone, yung batang maliit. Ay, anak ni ano, anak ni Papi naman yun. Yung babae. Oo, yung batang. Ah, hindi pala niya anak yun. Ang tatlong music video na sinasabing lumabag dito ay para sa mga kanta ni Fowler na MPL. MPL, malibog paglaseng. Kainis. Ano ba yan? Totoo? Yun ang title, yes. FF. FF, hindi ko pa yan alam eh. Yung isa yung masarap. MNM. Masarap na mami. Yan. Kaya naman pa. Masarap na? Masarap na mami. Di, masarap na mami. Labador, kakaloka siya. Ako sorry, meron pa papaambit? O wala naman. Hindi, gusto ko lang sabihin, Tito June, papaambit Ate Rose, yan bang kapisaan, tawag dyan? SM? Kapisaan ng mga social media. Kapisaan ng mga social media broadcasters. Legit po ba yan? KSMB? Ngayon ko lang narinig yan. Meron ang pangalawang may complaint. Social media broadcaster. Sa TRCB, yung Ayon tsaka Vice, ito yung una nagsampan ng kaso. Diba parang sa, I'm not sure if that's from SMNI group or what. Iba. Ito kasi yan. Diba lahat naman yan uploaded sa YouTube on social media. Kung ikaw ay talagang legit na sources, if you're going to look for the restrictions from online sa social media, may nakalagay naman dun if it's for kids or kung hindi ito pang bata. Sa restriction din, base dun sa aking research, nakalagay at nakasulat, kasi nga inaral ko din to. Kasi sabi ko, bakit ngayon, pati ba naman ang mga YouTube video na pinipost, may ganun na. Sabi sa YouTube, meron siyang nakalagay na option na restricted mode. It is an optional setting that you can use on YouTube. Naman, and this feature can help screen out potentially mature content that you or
others using your devices may prefer not to view. Ayun. So it's really up to the audience kung sino ang gustong mapanood dito. Computers, libraries, universities, and other public institutions may have restricted mode turned on by a network administrator. So pero na-open pa rin kasi eh. Kahit alam mo, sabihin mong totoo. Restricted totoo lang yan. Sa kahit sa mga adult, PisoNet, di ba na-open mo? PisoNet, ha? PisoNet? Diba? Diba? Pero ito, gusto ko lang sabihin, alam mo nung ni-research ko din yung pinanggalingan niyan, sabi ng mga tao, huwag niyong ibahin at huwag niyong ilihis at gumawa na naman kayo ng bagong issue ng mga masikat para matabunan kung ano man talaga yung kinakaharap ng ng gobyerno natin ngayon. Diversionary tactics. Yun ang nabasa ko sa social media. Kasi parang feeling ko like ako, hindi ako, I'm fan of Tora Family, pero pag pinakinggan mo talaga yung mga song ng MPL, Masarap na Mami, maluloka ka talaga sa lyrics kasi may mura, yung music video talagang parang makikita mo so, na... So, hindi pambata? Hindi pambata. Makikita mo rin na talagang merong mga nagpa-pumping. May mga ganun yung labas yung dibdib, yung buong kasusuhan. Tapos may star lang, yung may ganun lang na-cover kay Mami Oni. But that's her branding. That's, di ba ang chika nga niya sa vlog niya? Sabihin niyo ng pokpok ako, nagpuputa ako, or kung ano man ang gusto niyo sabihin sa akin. Pero ito ang nakakapagpakain sa aking mga anak at nakakapagbuhay sa pamilya ko. Yun ang sabi niya. Harapin niya yung reklamo na. Sabi nga ng mga tao eh, bakit yung kinakasuhan yung music video ni Mami Oni? Nanonood, I'm sure kayo impokrita, kayo nanonood din naman kayo ng mga Viva Max. Eh baka mamaya sa Viva Max, matitindi din naman yung contents na nilalabas dun. But nakingalam yung organization about social media broadcaster. May ganun ba talaga? Kasi ako natatandaan ko sa atin, papaambit, diba? Ang meron sa atin yung KBP, kapisanan ng broadcaster ng ng Pilipinas. Na once, like ako, nung nag-anchor ako for radio, hindi basta-basta dapat mag-anchor ka lang dahil basta lang gusto mag-anchor. Diba tayo, every year may exam tayo at dapat certified tayong KBP. So ganun, eh, baka lang ano, baka MVP siya, bakit ba? MVP, most valuable player. Debi, as in boy. Most valuable. Pero may mga, ako naniniwala ko, may ganyang klaseng organisasyon, sabi mo nga kung diversionary tactic ito, eh talagang siguro kailangan din i-call ang attention kasi marami talaga mga moralista sa bansang ito. Totoo, marami din mga ipokrito pa rin. Hindi lang naman first time ito nangyari. Kahit nung mga araw pa naman pa ni Junardo, yung mga naguhubad dyan from Ellen Isguiera, Teche Anbayani, etc. May mga ganun panawagan na din. Tsaka yun, curious ako. Sorry to cut you. Sino ba yung ano, mga tao behind that ano, social media broadcasting? Kasi kailangan ano eh, transparent din. Sino ba tong mga to? Ito ba ay, alamin natin legit yan. Ba? Legit I mean, ba? Credible ba? Sorry po ah, hindi po kami nag-question kasi hindi namin alam kung sino talaga yung mga nandito. Kaya ang unang mga tanong namin, legit po ba to? Credible kasi po ba to? Sa Twitter, nga, mag-type ka lang ng salitang pabalbal na hindi naaayon sa pandinig ng mga nasa Kristiyano talaga. Para na siyang porn site ang ex, di ba? Pag nag-type ka talaga ng kuya, binatang Pinoy. O di ba, makikita mo, ang dami na talaga. Yung, di ba? Mag-asawang sabik. Di ba yung mag-asawang sabik? Lalabas na. Kasi nakikita kong very unfair yung ganito. Kasi dahil kilala, sikat si Tony Fowler. Well, siya ang kailangan mong putaktihin at kailangan mong i-diverse sa kanyang atensyon. Okay lang yan. Okay, diba? Okay, hindi. I love Toro fa. So, okay na yan. Alamin natin, kikilan natin yung Hindi, tsaka gusto nating sabihin na natatandaan ko nung unang nilabas yung Malibog Paglasing na music video, dinown ng YouTube mismo yun. Tapos inedit yun kasi ang YouTube mismo, kapag sobra-sobra na ang content na mo na nilabas, sila na mismo ang mag-turn down ng video actually, mo. Actually, ang YouTube, sa title mo pa lang, pag hindi pasok yung word na ginamit mo, hindi ka i-allow. Kasi yan yun yung malibog paglaseng. Yung content naman, nakakaano. Ganun yun. Ito totoo naman talaga. Tanong mo doon sa tatlong lalaki dito. Apat ba? Diba? Kung totoo yung malibog paglaseng. Tama na yung kay Tony. Masarap na Mami. Gusto ko yun. I love you, Mami Oni. Mas maingay, mas masarap. Ito naman, mga kamarites. Page dito ko kay SB19 and Sandara Collab. Ayan lang. Kasi diba, recently, ay nung weekend, dumating si Sandara Park dito at nag-guest siya kaya... Showtime! GOT7. Kaya doon yung talaga ang pinaka-purpose niya. Mm. Yung concert ni Bam Bam sa Araneta Coliseum noong Friday night. Ang bongga noon, ang saya-saya. So after that, meron pa pala si Sandara ng mga ibang mga commitment. Ayun nga, yung kinabukasan, yung it's showtime. Then... Ayan, finally, nagkita na sila ng SB19.
kung siguro nakita nyo na sa social media nila, di ba, yung kanilang mga collab na dance ng Gento at saka ng festival ni Sandara. Tapos, hindi lang yun ang ginawa nila. Nag-record sila ng kanta. Wow. Oo, kasi meron silang endorsement together. Na, kung natatandaan nyo, parang months ago, hindi nakarating si Sandara yata doon. So, yan, nagkita sila. Yan ano ang unang ba yung beses. Product na yun? Acer? Sabihin ko na, Acer. Acer. Oh, yeah. Sinabi ko naman. Oh, yun. So, ngayon sila, nagkita pa lang. Ito pa lang ang unang beses silang pagkikita. Tapos, sinanong ko yung kasama nila, Sandara. Kumusta naman? Sabi nila, pansin daw nila parang medyo nahihiya o mahiyain ang mga SB19 pa. Siguro nahiya pa sila kay Sandara nung una. Pero eventually, ayun na, nung sayawan na, wala na, okay na. Ang galing daw eh, given naman na yun, di ba? So it's like P-pop meets K-pop. Ganon. Oh, di ba? Ang gapa ni Baby Jazz. At i-segue na rin natin niya kasi nag-anunsyo na nga rin itong SB19. Siguro dahil din sa pag-uusap with Sandara, magkakaroon po sila ng pagtatag Asian leg. Wow. Di ba? Kung pagkatapos ng kanilang world tour na US, Canada, maraming ano yun ng pinuntahan, dito naman sa Asia naman sila tututok. And siguro, mauuna dyan ang South Korea dahil na-mention natin si Sandara. And of course, meron din dyan yata ako narinig na Singapore, Malaysia, mga ganyan. Japan is another sana venue ano, na ano. Collab with Sandara. Sana, oo. Oh. Feeling ko nga, siguro na pag-usapan yan. O yun, si Stella. Makulit yan si Stella. Natutuwa ko dyan. Makulit yan si Stella. O yun, abangan po natin yan, mga taga-Asia. Ito, sa 18th installment ng Shake, Rattle and Roll Extreme, bida si Isa De Leon. Ay, Isa. Sino si Isa De Leon? Nagsama ko lang De Leon. Isabel De Leon? Yung ba yun? Isa, no? Isa Calzado. Isa Calzado. Pero wala dyan si Isa. Hindi si Mikey. Nasa likod ni Dustin. Si Jane De Leon. Jane Oneisa. Si Dustin Yu. Si Angel Guardian. RK. Merong ano, RK Bagaching. RK. Katabi ni RK yung komedyante, yung babae. O si Donna Cariaga. Sino itong girl na naka-red? Rob Gomez. Favorite nila mga. Ito. Maraming may mga influencers din na. Si Esnir at saka si Ninong Rai. Yes. Artista. Ninong Rai. May episodic yan. Mukbang. Tatlo rin. Paolo Gumaba. Oo, sama si Paolo. Ayan ang cast reveal ng tsaka teaser ng Shake, Rattle and Roll Extreme. Si Isa talaga yung pinakasikat dyan. Si Isa. Tsaka si Jane. Yan ang comeback ba si movie niya. De Leon. Comeback is real sa kanya. Dahil nga, pagbabalik rin to ng Shake, Rattle and Roll na matagal din nawala. So inaabangan ko pasok din to sa MMFF. Bukas na yata ang announcement. Bukas sa 29. Sabado. Oh, 30. 30 ba? 29. O yung 29. Ngayon. Yung last remaining 4. For slides. So, alam ko September yun eh. Mag-October. Tama. Yun po. Nakakabang-abang yan. Siya, saka abangan natin kung mapapasok. Hopefully, maraming waiting para sa last 4 slots ng Metro Manila Film Fest. Pag-usapan nga nung pa rin Paul Salas kasi nga di ba nakausap si Paul ko. Paul Salas. Paul Salas. Oh, ayan, no? Si Paul Salas pala nung siya ay ano ba to, mga 8 years old. Si ang una niyang Shake, Rattle and Roll yun. That was 2000, ay basta, 17 years ago, nanalo siya ng Best Child Actor. Tapos, ngayon na lang daw uli siya nag-Shake, Rattle and Roll. Sabi ko, so umaasa ka manalo naman ng Best Actor. Ay, sana po. O, kumusta naman yung mga ano, mga entries ngayon, sabi ko. Isa na ang Ninong Dingdong mo sa may entry, di ba? Kumbaga, ang ibig ko sabihin, sana nga, pero parang napakahigpit ng labanan ngayon. Napakahigpit ang labanan ngayon, MMFF. Gusto ko lang sabihin si Donna Cariaga. Donna Cariaga. Hindi kasi, kaya kanoon nakita ko si Donna Cariaga, alam mo, sabi ko, ba't ganun nun, nagpo-promo yung A Very Good Girl, parang hindi siya masyadong nakasama sa mga promo. Pero, ang laki pala ng role niya sa A Very Good Girl. Ba't di siya nakasama? Hindi ko alam. Well. Pero, baka busy, kasi sunod-sunod din ang pelikula ni Donna. Eh, lalo yung isang trophy boy. Nakasama naman yata. Nakasama naman sa mga promo. Okay. Hindi, may...
Meron. Hindi ko pa napanood, kaya ayaw akong magkana. Hindi sa movie. Actually, sila, sa promo. Si Kaori tsaka si Jillian doon, parang may kanya-kanya silang eksena lang. Pero si Donna babad eh. Ay, may nakapaghaligan si... Mas si Kaori nakapaghaligan kay Dali De Leon, di ba? Nako, yan ang dapat nilang panoorin. Ay, grabe daw yung usapan doon. Matindi ang ginawa ni Kaori dito. Uploaded siya dito sa maikling scene niya. Pero, tapos ano yung... Naglakad siya sa red carpet. Trending. Trending siya doon. Ano yun? Hindi, kita yung cleavage niya. Tapos, walang bra. Tapos, siguro may nipple tape naman yun. Pero very sexy siya. Tapos, umabot na ng almost 100,000 yun mga nag-tweets about Kaori. Parang ganyan. Ano underrated actress daw dun sa movie. 24 hours yata siyang trending. Hanggang ng ano, Wednesday to Thursday. Oh. Bongga si Kaori. Tsaka nag-wig kasi siyang black. Iba yung tsura niya dun eh. Di ko nga nakilala. Yes. Okay. Mm-hmm. Oh, yan. Ang next chicken natin mga kaibigan is brought to you by Amigo Sigurado! Mahalaga nga po na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy! Next. Okay, kaya nga mga kamartes, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo product. I-check out niyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa iyo. Ito mga kamartes, pinamainit na mainit pa rin ang komento ba to? Yes, Betsy, kung natong tukol sa MTRCB. Hindi, ngayong, syempre, alam na ng lahat na by this time ay lumabas na nga yung desisyon ng MTRCB sa It's Showtime na tuloy ang suspension. Ang 12 days 12 airing days suspension. Okay, ano kung maga, dininay nila yung motions for reconsideration. Nag-file ba talaga ng motion? Yes, meron. Tapos, yun nga lang, medyo hindi malinaw sa akin kasi ang alam ko, di ba nung una, nagbigay na ng suspension na 12 days. Pero may nakalagay na pwede sila mag-appeal for 15 days. Mm-hmm. Ang ginawa ng Showtime, nagbigay sila ng MR, yung motion for reconsideration. So, eto na. So, bagot na ngayon ng MTRCB. Ang alam ko naman dito, sa sagot ng MTRCB na to, meron pa rin 15 days na ibinibigay sa It's Showtime para mag-appeal na talaga sila sa Office of the President. So, kung halimbawa, ang magiging desisyon ng Office of the President ay ituloy ang 12-day suspension, that's it. Mm-mm. Ngayon, kung halimbawa naman, pwedeng babaan ang suspension, pwedeng instead na 12 days, baka ilang araw lang, or pwede rin na wala. Diba? Mm. Yun ang alam ko. Kaya hindi medyo malinaw sa akin kung after yesterday, hindi na ba mapapanood ang It's Showtime for 12 airing days sa free TV? At kailan mag-start yan? Yun din ang hindi malinaw pa. Pero inanunsyo na itutuloy. Yeah. Yun ang desisyon ng MTRCB. Okay na. Tuloy ang 12 days airing suspension. Pero kung naka-appeal sila sa Office of the President, syempre hindi pa rin nila pwede nga. Yes. Wala na. Hands off na yung MTRCB doon. Kung ano ang magiging desisyon ng... The ball is... Yes. Sa Office of the President now. Sa pamumuno ni Miss Jorella. Ang tangal pangalan, Jorella Maria Lala Soto. And speaking of MTRCB, yung tungkol sa Joey De Leon na Lubid issue naman. Okay. Yun naman, nakausap po kasi din si Chairwoman Lala. Ang nangyari pala dyan ganito, kasi siya talaga yung pinupunterya ng ng halos lahat na mga supporters ng It's Showtime, di ba? Pero ang lingit sa kaalaman naman ng lahat, although sinasabi naman na niya na pagdating sa mga noontime shows, kahit dati pa, wala pa yung mga issue na to sa EAT o kung saan-saan man, talagang she made it a point to inhibit na when it comes to all noontime show. Kaya sabi niya kahit daw, di ba may sinasabing papasok na yung noontime show ni Willie Revillame, naka-inhibit din siya doon. Basta anything to do with noontime show. Kaya yung mga desisyon na lumalabas is all the decision na ng board. Pero syempre, bilang chairman, kung ano man yung mga mapagdesisyonan, siya pa rin yung kailangan pumirma. So with regard to the Lubid statement ni Joey De Leon, nagkataon naman na at that time,
siya ay nasa Hong Kong. Kung natatandaan nyo, nag-celebrate, na nag-celebrate ng anniversary sila Tito Sen at saka si Miss Helen Gamboa. So, siya yung anak na nakasama doon. So, yung nangyari kasi yung Lubid joke, I think, Saturday ba? Kasi pinag-usapan natin to nung last ano natin, di ba? So, nung Monday, ang acting chairman na ng MTRCB, si Attorney Paulino Cares Casquez Junior. Basta yun ang naging acting chairman. So, hindi na siya nakialam doon. Kasi as a respect naman, doon sa acting chairman ng mga panahon na yan. May pumunta ro yung si Joey De Leon sa yun. MTRCB. Hindi yata si Joey, yung mga taga EAT. Oo, mga producer, mga ganyan. Producer naman talaga yung pinapupunta. Yes, pero nung Monday na yon, kasi di ba wala naman pasok, Friday, Saturday, Sunday. Monday, di pumasok yung acting chairman. Alam man nila, pumutok na yung issue na yan. Sabi nung, ang plano pa lang nila, gagawa pa lang ng letter para ang EAT ay papuntahin. Di ba yung may tawag doon, di ba? Yung appearance. Magkaroon sila ng appearance dun sa MTRCB. Humingi rin yata si Joey De Leon. Nang pamanhin. So, ang ginawa pala ng EAT, 9:45 a.m. pa lang daw, nandun na sila. So, hindi pa nadadrop yung memo siguro para sila warning, ay umapir. Oo, nandun na. So, personal nilang dinala yung kanilang letter of apology at personal din silang humingi ng paumanhin. Nakita ko dun sa nakapirma dun sa letter of apology si Jenny Ferre. Yan. So, tinanong ko, so eto po, Miss Lala, kasi sinasabi ng mga netizen, ayan, nag-sorry. So, wala na naman. Di ba? Kasi gano'n lang nangyayari dun sa iba. Sabi niya, pag nag-sorry, kahit naman saan, kahit sa mga legalities, ay yung mga kaso, di ba, din, parang ang nangyayari, kahit pa paano, medyo bumababa yung nakakagaan sa kung anumang sintensya ang ibibigay niya. Admission of guilt yun. Oo. Mm. Pero hindi naman ibig sabihin na totally, wala na. Basura na. Oo. So, sa ngayon kasi, parang pag-uusapan pa yon ng board, of course. Then again, hindi nga siya party doon. Kasi nga, ang reason din, out of decency, delikadesa, dahil nga, pero sabi ko nga sa kanya, kahit anuman anong gawin mo, hindi talaga mawawala sa isipan ng tao na bias ka, na unfair ka, kasi ang titingnan talaga palagi yung relasyon niya sa tatay niya at sa tiyuhin niya, di ba? So anong sabi niya? Ano magagawa niya? Dito pala, meron siyang sinabi na kasi nga may mga gusto mangyari yung mga tao na iba o yung mga supporters ng It's Showtime. Sabi niya lang, bakit hindi ko makita? In the spirit of transparency. Ano yung pinuri si Yorme? Pinuri din pala niya. For example, si Yorme daw, kung titingnan mo nga naman, kung talagang meron siyang, kung sabihin nila na unfair siya o may mga ganon, di ba ang ka-issue naman talaga ng EAT, aminin na natin, ng Itbulaga, ng GMA 7 o ng tape, di ba? Pero nananahimik, di ba, ang Itbulaga sa mga ganitong issue, hindi sila nabibigyan ng kung ano man. Sabi ni Miss Lala, alam mo, napupuri nga nila si Yorme. Kasi daw si Yorme, pag may ano sa Itbulaga, may sasabihin daw niyan, don't say bad words. Namano na kaagad. Oo. Buti na lang, hawak ko yung mikropono. Yung mga ganun, kumbaga, very conscious. Yeah. Anyway, ito na lang. Mabilisan sabi ni Miss Lala, we don't want to be swayed with the opinion of others. We are not here to please or get approval from other people. We're here to uphold our mandate. I'm not here to please other people. I'm here to do my job and uphold our mandate. Marami ring opinion na i-cancel ko na ang It's Showtime. Pakikinggan ko rin ba yon? May mga nagsasabing dapat i-extend pa ang suspension. Susundin ko rin ba yon? We must always remember that everything is subject to the interpretation and judgment of the board. Yun lang, yun ang isa sa naging pahayag niya. Okay. Yun po. Ako tingin ko talaga dito, kahit ano pang sabihin natin, ano nga natin, may kanya-kanya talagang paniniwala at gustong paniwalaan. Diba? Wala mo naman yung mga tao, damn if you do, damn if you don't. For all I curse, sabi nga. Ibago. I rest my case. Pero sana nandun pa rin tayo, sana maayos pa rin to kasi maraming maapektuhan, sabi. Diba? Lalo na mga
Talo yung mga production. Nagkatrabaho behind the camera. Oo, yun. Yun naman talaga eh. Yun talaga. Okay. Okay, mga Maritation pong ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy lang tayo, Marites. Wala kang sasabihin. Wala kang sasabihin. Baka walang nag-complain. Sorry. Uli na naman. Uli na naman. Sorry lang. Sabi nila, sabi nila, Tiroso nagkasalita ka daw last episode ng Monday. Nung ganun daw ako, napaka-rude daw noon. Oo. Nakita ko nga yun. May ganun ba? Oo. Kaya pinag naman yun. Ganun daw ako. Hindi ko the other host, while someone is talking, nag-cover na, it's not so rude. Ah, talaga ba? Sabi ganun. Ito mga ganap. Lahat na lang inoobserve sa 57th birthday. Kaya ang ganun na lang. 50th anniversary ni Senator Bong Revilla. Hindi sa akin to, ha. Hindi ako nakapunta ron. Yung Senator Bong Revilla. Hindi. Ay, sila yan. Silang dalawa yan. Sobrang star-studded. Ano ba? Politics Stadedo, oh, yan. Fans okay, Stadedo. Papayang papamit. Masaya, ikaw naman sa showbiz. Sa showbiz ako, sa politics ka. Dahil sa showbiz, napakaraming mga big stars. Of course, dumating sila Robin Padilla na politics na rin. Kapala. Dumating sila Don Sulweta, Maricel Soriano. Agamulak. Gabby Concepcion. Of course, Tisok Ruth III. Mga yan. Napakarami. Alam nyo, hindi ko nga nakita hindi yung iba. Hindi nila naabutan yung show namin. Naabutan nyo ba yung show? Naabutan namin. Okay. Even sila. Pagdating namin. Ay, wow. Pagdating namin, doon nag-serve ng food. So, inantay talaga kami. Habs ba? Oh. Yung food? Oo! Hindi na binigay sa akin yung habs. Talo mo kay Ross, paulit-ulit kong sinasabi yung pa-birthday mo. Naiwan ko pa sa lamin ko. Hayaan mo lang yun, Diyos ko. Tapos napakarami talaga. Tapos nandun sa mga tila Jillian Ward kasi nga makakasama ni Senator Bong sa bago movie. Niyang movie. Tapos, sino pa ba? Ano ba? Tapos yung lahat ng mga anak, apo, mga partner ng kanyang mga anak. Ayun, nag-purpo. Alam ako doon. At ito ang bongga. Si Senator Bong at saka si Lani. Doy, parang nag-concert. Grabe. Alam mo, pwede na sila mag-show, mag-concert. Kahit yung mga high note, naaabot. Kinanta nila yung The Prayer. Oh. Ang galing. Singer naman si Lani bago mag-get. Si Lani singer pero si Lani ba kalain? Diba si Senator Bong medyo revelation? Kumanta siya kumakanta The Prayer. Kumakanta rin yan diba dati? Ewan ko sa ano kanya. Ano pa pala? Si Bong Navarro nandun din. Yan. Ito na yun yung kukwento ko. Si Professor Ambet na kasi magtutuloy. Kasi una naming table, makalapit namin si Quiz Vong at saka si Jong, Direk Chino. Showtime. Chuchu. Hindi. Chino Ron. Chito Ronyo. Chito Ronyo. Direk Chito Ronyo. Manager nila. Ay lumipat kami dun sa table na mo. Siyempre mga kakasamahan. Paglipat namin, katabi naman namin sa table. Katabi ng katapat. Table namin, katapat. Si Cedric Lee. Tama lang, nagulat ako, yun. Ha? Ganyan-ganyan. So, eto na. Emote. Tingin kami ng tingin. Nagpa-picture kami kay Kina Vong. Magpapa-picture kami sa kanya. Paglapit sa amin ni Cedric, binati ko. Sige ko, hi, hello. Tinignan ako, malaulang hanggang paa. Tapos sabi ni Niyo, pati daw siya, nangangain ang tingin. Kaloka pa lang tumingin ito. Sabi ko, ano kaya ito? Nakita kaya yung dalawang yun? Parang kami anate-tense nun. Di ba? Oo. Kasi talagang, siguro mga dalawang lamesa lang apart. Magkaano na sila? Kakaloka sila. And mga ibang ay nahanap. Si Mikey Kwangko, asawa niya si Dudu Tversky, at saka si Angelo si Delio. Of course. Jelica de la Cusa. Yung una ko nakita, kaya sabi ko, ay, himala, anong himala at nandito ka? Sabi niya, pero nandun daw siya at chairman yun, di ba? Chairwoman ng barangay. Busy daw siya sa barangay. Pero ninong pala niya sila, si Bong. Tapos sabi ko, ano na? Anong plano mo? May plano ka pa? Tatakbo yata. Kasi, sabi niya, gusto mo naman, mas showbiz ako ngayon, Ate Ro. So magkapapayat mo na raw siya dahil kinukulit na rin siya ng kanyang manager na si Perry Lansiga na ano na? Yun na. So baka daw next year, tumanggap na siya. At meron pa isa. Ang nakakaloka. Sino pa? Hindi, si Isabel Ortega at saka si Miguel Tanfeli. Favorite mo. Nakita ko sila. Ang ganda nila pareho. Ang ganda nilang tignan. Anyway, dumating kasi si Senator Lito Lapid. Hindi naman daw napakilala. Hindi nga. Kasi umalis din agad si Senator. Plano sana na, siyempre maghahay si Isabel at ipapakilala niya si Miguel. Ewan ko lang kung paano niya papakilala. Kung papakilala ba niyang boyfriend? Or special someone? Love team. Or boyfriend ko yun. Special friend?
Special. Hindi napakilala. Special show. Pero alam mo, isa sa mga agaw eksena that night, si ano, si Speaker Romualdez. Grabe talbog ang mga security. Nagulat kami. Venue yata, Diyos me. Para ang dami-daming ano. Talbog pa niya yung McBurn. Oh, Martin Romualdez. Oh, sige. Diba? Senator Bongo. Yun din. Manny Pacquiao na napaka-accommodating at napaka-alam mo na sweet. Sayang wala ka, nagpa-hub. Hindi totoo yan. Okay. Ito. So again, from Marites University, happy birthday. Yes. Senator Bong, naka-birthday ko. Pero alam mo, it's a really successful event, no? Kasi talagang sobrang daming... Yung sa kalat ng mga kapamilya niya, kapatid niya na doon. It's not Bong Revilla for nothing. Yeah. Bong Revilla. Ay, baka nagkataka sila kung ano yan. It's a 57th birthday ni Senator Bong. And 50th anniversary sa showbiz. Ayun po. 7 years old lang siya nung mag-artista. Ang baka nila sa GMA 7 kasi alam ko, papalabas to. Okay. Sige. Okay. Ito na, Maggie Wilson, our favorite Rose. Favorite ni Rose. Ito naman, yeah. Maggie Wilson. Ito na naman siya. Ayan, medyo ano, medyo yung mga revelation ngayon ni Maggie at nagka-trending siya dalawang araw na sa Twitter. Dahil talagang pasabog ang mga reveal niya ngayon. Oo, mga trolls. Dahil, ang maganda dito kasi kay Maggie, mayroon talaga mga naniniwala sa kanya at sumusuporta na mga netizens, mga common people na nagkapadala sa kanya ng mga screenshot, ng mga spotting, baka mali naman yung spotted in a way, oo. Pwede rin kasi, pero yun, eto na nga, na-found out na may mga naninira sa kanya na so-called influencers daw or content creator. Mga bayaran. E nalaman at sa halagang 8,000 pagka yata nagtuloy-tuloy ka pa o may mga additional parang ganun pag nag-trending. Oo. Eh may mga nag-report ang mura-mura at saka may ano sabi nga parang dapat si Maggie Wilson ang ano ang iupo niyo sa NBI. Yun nabasa ko sabi eh, dapat saka kasi ang husay niya talaga na nailabas niya na pati yung mga trolls daw before nung campaign, yun din yung ilan sa mga nag-trolls kay Maggie. Kasi nalabas, nahanap, nakahalungkat ng mga tao yung mga videos na before na from aawayin si VP Lenny, tapos mag-BBM, may mga ganun. Tapos nahanap din yun dun, dahil sila rin yung mga nabayaran pala before. Robin. Totoo. Sabi. So, alam mo, medyo nakakalungkot yun. Nakakalungkot na nakakainis, no? Tapos na nakakaloka, di ba, after na iputok ni Maggie yan, kasi nga sabi niya, magsalita na kayo ngayon pa lang. Within 24 hours. At isend nyo sa amin kung sino yung nagpadala sa inyo ng mga instructions at isend nyo sa amin kung paano nyo ginawa dahil doon namin ibibase kung kasama kayo sa sasampahan ng kaso kasi we have your full name, address, ID nyo, meron kami lahat. Full name, address, and signature. Correct. At pirma ng sumintindahan. Sumintindahan? Diba, hindi tapos nakakatawa. Diba parang, alam mo, bunot na bunot ngayon ng mga anak-anak ni Meme. Diba sabi, una from Aura na na-issue, sumunod si Ate Dick, naman sumunod si Ate Dick dahil naman parang binash siya ng mga fans ng Katniel na supposed mag-go siya ng premiere, tapos nag-trending na huwag niyong kuning host yan, walang karapatang mag-go siya kasi basher ni Katrin yan 12 years ago, lumabas. Sunod si RG Roquero na kaduwa lagi ni Aura sa sayaw-sayaw na tumanggap ng 8K para i-bash si Maggie. So, parang sabi ng mga tao tuloy, ano ba yan? Dinadagdagan nyo pa yung stress ni Meme. Parang yun yung mga nabasa ko. Kasi from bakit out alaga din ba ni Meme? Parang yun yung mga alaalaga niya. Mga minamanage. Yes. Oo, sabi ko. Pero ito na. Lumabas din at na meron mga pinost si Maggie na screenshot kung saan galing yung conversation. O ano. Nakalagay kasi doon. Makikita mo yung profile. Sino nag-utos? Picture, account. Ang lumalabas. At anyway, pinangalanan naman ni Maggie na si Rachel Carrasco daw. Si Rachel Carrasco, ito yung parang present partner ng kanyang strange husband na si Victor Consunghi. About yan sa anyway. Sa scammer nila. Na pinapalabas nila na scam ang business ni Maggie na ganito ganyan. Oo. Yung Akasa Manila. Hindi na tapos-tapos yan. Oo, parang ano to, napakahabang journey to. Ito sabi ko nga, nasa korte, na. Nakadimanda nga. Kaya nga si Maggie, di ba, hindi makabalik ng Pilipinas. Kasi dinimanda siya ng adultery . Pero ang yun nga yung nilalaban ni Maggie na dinimanda mo ako ng adultery. Itong nagdemanda sa kanya ay tinasabi nga ni Maggie, may anak na dun sa... Pwede dapat tinimanda rin niya.
Hmm. Pero, di, pero parang ang bad, ano? Ang bad nung ano, nung magpa-pay ka ng trolls. Oo para, naman. Oh. Yes, para lang man. Buti naman umaamin na itong mga trolls. Oo, oh, buti kasi na. Nag-sorry-sorry sila. Nagpadala sila ng sorry video. Yan yung sinasabi ko before. Remember nung may mga past issues na talagang parang the power you hold when you have a platform. Wow. Diba? Diba totoo yun? Yung sinasabi natin dati na parang alam naman natin kung ano yung totoo talaga. Pero syempre tayo bilang mga nagbabalita, we're waiting for the process and progress of a specific news bago natin sabihin. Yeah. As much as possible, nagpupreno pa nga tayo. Tapos may, di ba may ganun naging eksena na nagpa-trending, sila lahat ng mga influencers. Tapos ang ending, nangigigil yung mga nasa likod, mga nasa media talaga. Kasi parang, grabe, no, kaya nyong baliktarin yung totoong kwento may talaga. Ganun, kaya nyong mag... Kaya inaantok na si Jake. Maglagay ng isang tao diba? Na dapat napunta sa lusak. Ay kasi naman din ngayon, magkaroon lang ng social media, agad-agad. Influencer na, vlogger na, vlogger na. Alam mo, tayo nag-evolve na kasi tayo. Yeah, but we need to be very careful every time we post. Dapat talaga. Pero hindi naman bago ito nangyari kay Maggie. During election, yan. It's so rampant. Continuing process. Continuing saga. Yeah. Diba? Okay. Saga na. Saga na yun. So spell good. Saga na. I need, ano. Okay, Tom Rodriguez, close chapter na sa buhay ni Carla. Eh, di ba? Simulan muna natin yan sa pagpirma niya ng kontrata. Sa AAA paglipat na dito nyo unang narinig yan last week ano ba ngayon right? last Tuesday. Okay so yun lang sabi niya na interview siya ni si Leslie Gaspi close chapter si na lang si Leslie Tobiera si Leslie Gaspi singer yun singer nga dati nag-interview siya ngayon din na singer na sarang goal nag-interview siya ni bago yung question si and answer sa media si Leslie Tobiera nagugupit ng buhok ngayon nag-interview na ano siya may kaparty si Marianne Mania the Lestify stylist yun. Ano? Kapatid ni Direk Mike? Mm-hmm. Ano? Tawag ito? Hairdresser of the stars. Yun lang po. Pero maganda. Dagdagan niyo yung mga balibalita natin kung ano yung narinig ninyo. Ako, personally, nung makita ko si Carla at nagsasalita siya, naramdaman ko talaga na, alam mo yun, naka-move on na siya. Kasi hindi naman siguro fully healed. Pero yung proseso na talaga pinagdaanan niya na kasi dati hindi talaga siya nagsasalita. Hindi mo siya matanong, hindi siya makapag-explain, hindi nga niya mabanggit ang pangalan ni Tom Rodriguez. Pero ngayon, okay lang. Nabanggit na. Ganda. At saka ano, hindi sana magtuloy-tuloy. At hindi raw po totoo na siya ay papasok sa Batang Quiapo or lilipat na ng ibang network. Although, inamin ni Carla na expired na ang kontrata niya noong May pa sa GMA 7. Mm. At under negotiation pa. So, wala pang masabi silang lahat kung ano ba ang magiging ending, kung ano na ang talagang kakalabasan. Sa ngayon kasi, meron pang stolen light din si Carla na ipapalabas sa GMA. Although, okay lang ba to? Direct Mike na sabihin. Ito ba yung Migabi Concepcion? With Beauty yes, Gonzalez. And Beauty Gonzalez. Nakausap ko si Direct Mike during the time ng ano. Sabi naman ni Direct Mike, kung si Carla daw, definitely pagdating dyan, they will allow Carla to decide kung anong decision niya, irerespeto nila. Pero sabi ni Direct Mike, si Carla daw, sa puso niya, talagang she want to honor and kumbaga andun pa rin na yung GMA pa rin sana. So, pero syempre, lahat pong yan ay nasa pag-uusap pa. Between ngayon, between All Access to Artists and GMA 7. At saka sinabi naman niya regarding the Batang Quiapo at kung ano pa man. Kung may offer why not? Kasi nga, wala siyang network contract ngayon. Hindi siya exclusive ng GMA. Mm-hmm. Yeah. Okay, so, congratulations Carla. Goddess has arrived. The Goddess. Ay, baka gusto nila malaman kung sino-sino yung mga nandyan. Ayan. This is Sir Jojo Your O'Connor. Your favorite, di ba? Yan. Of course, love ko yan. Si Direct Mike Tobiera and si Miss Jackie Cara. Ay, my favorite, Jackie Cara. At ang nag-host po ng welcome kay Carla at saka contact signing ay walang iba kung hindi si Jai Ho. Actually, kompleto po ang Maritas University doon. Lahat sila winner maliban sa akin. Ako lang ang hindi nag-wag. Pero pinagdasal naman kitang manalo. Di ba sabi niya, sige, dahil birthday mo, sa inyo yung 10,000, akin yung 5,000. Eh, sa akin na punta 5,000 sa friend niyang si Zero. Ang 10,000. Nagsalagnag pa ako. Sa rapport. 5K rin niya, di ba? Ako, ano po ako dyan? Kumain lang ako talaga.
Masarap sarap din, ng food, di ba? Masarap din yung food, ha? Hindi ako kasama sa rapoy, no? Hindi siya kasama. Okay, mga Marites! I hope nabusog namin kayo. Yan po ang sending kong thesis mula sa Marites University! Daho! Di ba? Pakadadal-dal. Debe na.